Okay. So ayan guys, ano? Magandang buhay po sa ating lahat sa buong mundo. At ito pong video tutorial na ito ay kung paano mag-withdraw ng kita natin dito sa Crowd1. Kung paano natin i-cash out ang ating income dito sa Crowd1, ano? Gamitin natin using by BTC. So dito po, mayroon po akong account balance dito na 1,554.3 business point. So ito po yung i-withdraw ko lahat. Ayan, so gagamitin ko po dito ay Bitcoins. So dito po guys, ay pumunta po tayo dito sa ano, sa withdraw to Bitcoins. Ayan. So dito po, ilalagay po natin dito lahat po ito. I-withdraw ko po ito lahat, ano. Ayan. So i-type lang natin dito 1,504. Ayan. So, ititira ko lang po yung 0.3 cents. Okay? So, sa Bitcoins natin i-withdraw guys, kuhanin lang natin yung ating Bitcoins doon sa ating Binance. Ano? Doon natin ipapasok bago natin i-transfer doon sa ating account. Pwedeng Matic o IXT. Ganon. O, yan. Pagkatapos, pwede mo nang i-withdraw sa GCash, papunta doon sa bangko mo kung meron kang bangko. Okay po, so i-paste lang natin dito yung ating Bitcoins address, wallet address doon sa ating Binance. Okay po. So, nakikita nyo po guys, na-paste na natin yung wallet address natin sa Bitcoins na kinuha natin doon sa Binance. And then, nakikita nyo dito, hindi pa nag-highlight yung request withdrawal. So, ang gawin natin dito, nakikita nyo po itong maliit na blue, kulay blue dito. I-click lang na po natin yan para mag-highlight po ito. And then, i-click natin yung request withdraw. Yan, click natin yan. Tapos dyan, code email, Bitcoin transfer. Ayan na. So, of 1554, business point has been to confirm. Code has been emailed to you. So, tignan natin doon sa email natin, guys. Yung ating okay. Check natin doon sa email. Ayan, wala pa. Wala pang dumating. Refresh natin. Wala pa. Okay. Tama naman. So, wait lang natin guys. Kasi dito sa ating email, diyan po pumasok yung code na ilalagay po natin doon sa ano, sa dito po sa transaction. Okay? Dito po, ilalagay po natin dito yung code na isi-send doon sa ating email. Okay, check natin ulit doon sa email. Wala pa. Ay, ito na. Ito na, dumating na. Ayan guys, so nakikita nyo ba ito? Nakikita nyo ito sir? Sa email? Yung code? Okay, copy lang natin yan. Then, balik po tayo sa Crowd1. So, dito po, sa may transaction, sa ating pag-withdraw, dito natin ipipaste yung code. Ayan. So, yan. Okay na. Waiting na lang. Puro cancel yung ano ko dito, withdraw ko. So, andyan na guys, tapos na ang pag-withdraw natin. So, wait na lang natin ng mga 10 to 15 days bago pumasok sa ating account sa Binance. And then, doon sa Binance, dito siya papasok sa ating Binance, sa Fiat and Spot.
Rapido, rapido. Ayan, pagpasok niya dito, yung ating winidraw, dito siya sa BTC, pumasok, and then, i-withdraw lang natin, i-click lang natin itong withdraw. So, dito po, pumasok dito sa Bitcoin, and then, yung address natin, wallet address natin doon sa ating account sa Matic, o kaya ano, ilalagay lang po natin dito, para may withdraw natin. And then, click natin itong network, piliin po natin yung ano, yung network. Kung Matic, ilalagay natin dyan ay Polygon. Okay? O kaya BNB BTC, BSC. Ayan po. Ganun lang po. Ethereum, pwede rin. BNB. Di ba po? So, ganun lang po. So, ayan. Wait ko na lang kung pumasok po dito, mga 10 to 15 days. Ayan, bago ko ma-withdraw at ipapasok ko doon sa ating sa aking Matic. O kaya, pwede rin USDT siguro dito. Ayan guys. So, ganun lang po ang pag-withdraw ko ang income natin dito sa Crowd1. Okay po. Ayan, kung sa mga nagdududa na dito po ay hindi makaka-withdraw, ito po yung patunay. So, nakita nyo na po dito sa account balance ko, ay wala na yung 1,554. Ang natira na lang dyan ay 0.3 business point. Yan. So, guys, kung i-convert mo yun sa ano, sa euro, i-divide mo lang into 10. So, yun po ay mahigit 100 euro po yun. 150. Kasi divided into 10. Okay po. So, ganun lang po guys. Thank you so much sa panonood ng video tutorial na ito sa aking pag-cash out, sa aking income dito sa Crowd1. Thank you so much and God bless us all. Recording stopped.